So ngayon, ito ngayon mga kababayan, yung isa po sa mga content ngayon natin. No? So magandang gabi po ulit sa inyo lahat. So bago po tayo magpatuloy, pahingin na lang po ako ng like. Diyan po sa 1,775 po na nanonood ngayon. Pahingin na lang po ako ng like para po makatulong po sa algorithms po ng content po na to. So mga kababayan, no, regarding din po sa kaso na to. So meron kasing pangalang, Attorney Manolito Luna. Na talagang meron siyang binanggit na tatlong vlogger na pwedeng madawit nga po sa kaso na to. So ito, panoorin natin ngayon natin ito. Itong sinabi nga po ni Attorney Manolito Luna, at dito niya nga po binanggit na meron palang tatlong vlogger na talagang mainit po ngayon sa mata ng ating gobyerno. Well, sa akin deserve naman to eh. Kasi mga kababayan, makaiba naman po kasi iba yung ginagawa ng mga vlogger na to. Hindi na po ito freedom of expression yung ginagawa nila. Destructive na po talaga. O asan ngayon yung video? Ang kakapal ng mga mukha mga kababayan eh. Magkakalat ng balita na meron daw pong video na nagko-cocaine itong si Presidente Bongbong Marcos. Pagkatapos ngayon na sinabi na nga po ni dating Pangulong Duterte na walang video, ang ginawa ng mga vlogger na to, nag-move on lang. Wala lang, parang wala lang, ganun lang. Parang, sige, move on. Pakita ko sa inyo ha. Pakita ko sa inyo. Sige. So bago ko pakita sa inyo, panoorin muna natin itong video na to, no? From DZRH yata to eh. Okay, hindi ako sure. So panoorin natin to, sige. Labas ka ng fake news doon. Uh-oh. Sakop yun ng batas na yan. Mm-hmm. It will fall under cyber libel. Mm-hmm. At ang definition yan ay nasa revised penal code. Opo. So actually, pag kinasuhan ka dyan, there are two possible cases. Mm-hmm. Isa, inciting to sedition, at ang isa ay cyber libel. Mm-hmm. So dalawang batas ang nababiolate. Ayun. Or perhaps, probably, baka meron pang iba. Mm-hmm. Pero ang alam ko bilang abogado ay dalawa kaagad. Mm-hmm. Malinaw yun. Malinaw yun. Mm-hmm. At meron din silang mga disparaging too personal na mga comments. Ayokong sabihin, mm-hmm. no, kasi dapat manggagaling yan sa kanila. Mm-hmm. Kasi pag may kaso, patunayan nila na hindi malicious. Mm-hmm. Diba? So, at alam naman ng ilan, dahil napanood siguro din nila yung mga vlogs ng mga ito, yung concerned vloggers na yan, mga tatlo yan sila eh. Mm-hmm. Isang babae, tapos may dalawang lalaki. Yun. Oh. Although, yung isa, parang nagna-claim siya na LGBT siya. Mm-hmm. Okay. Okay yan ha. So, meron doon tatlong concerned na vlogger. Okay. So, hello sa'yo, Mami Peng. No? Magandang gabi. So, meron tatlong concerned na vlogger daw base dito kay attorney. So, yung isang babae, dalawa lalaki. Pero yung isa is LGBT. Baka si Roy Domingo. Baka si Roy Domingo siguro yung isa. Then, by the way, mga kababayan, yung isa kilala na natin, si Makanas ng isa. Yung isang lalaki. And then, yung isang babae, sigurado naman si Maharlika yun. Kasi sa kanya naman po talaga nagmula yung mga balita po na yan. At yung isa po, si Sasot. Si Mr. Sasot. Diba? Tatlo yan eh. So, ngayon, meron tayong... Labas ka ng fake news doon. So, merong tatlong vlogger ngayon no, na mainit. So, si Sasot, si Maharlika, at saka si Makanas. Yan. So, ganyan lang po tayo mag-content dapat. Palaging merong ebidensya. Kung hindi man lang ebidensya, meron tayong reference. Hindi katulad po ng ginagawa nila Makanas, nila General Manas, nila Mr. Sasot at saka ni Hitad, puro ano, puro galing sa source ko, galing kay Puting Ahas. Di ba, ginagawa lang kayong tanga. Tapos ngayon naman, tatanga-tanga naman kayo, naniniwala naman kayo, nung walang pinapakitang ebidensya, kami nga, no? Kami, nila Mami Peng, nila Alibugha. O pag kami, nag-content kami, palagi may reference. O, hindi ko naman masabing ebidensya yan, pero may reference ako. Di ba? Hindi ko crush sa crush ko yung crush. Hindi nga, di ba? Ganyan po mag-content dapat. O, ngayon, o, yung issue nila sa pulburon video, hindi totoo. Sino nagbukang tanga? As if naman na naramdaman ninyo na nabukang tanga kayo, di ba? Mukhang hindi eh. Parang hindi nyo man lang naramdaman na niloko kayo eh. Hindi nga, sa mga naniniwala, kay Hitad, tsaka kay Sas, tsaka kay Makanas, parang hindi nyo man lang, parang ano, di ba? Parang baliwala lang sa inyo na niloko kayo. Ano yan, loko-loko kayo? Hindi nga, di ba? Kapag kayo niloko, tapos parang baliwala lang sa inyo, ang tawag sa inyo, loko-loko. O, so yung mga DDS, loko-loko. Di ba,
Yun, logical yun, di ba? So ito nga pa yung binabanggit ko po sa inyo, di ba? So ngayon, ang kaso nga po na pwedeng isampa dito nga po sa mga vlogger na to, tatlo sila, yung sa Article 154. Okay, yung sa Revised Penal Code. Yung unlawful use of means of publication and unlawful utterances, the penalty of arresto mayor. And fine ranging from 40,000 pesos to 200,000 pesos. Yung 10175, parang ano to eh, mas mabigat to eh. So ngayon, dadahil nga po sa pinasok nga po nila sa internet, yung paglabag nila sa Article 154, so pwede rin po silang kasuhan po dito nga po sa relation of to Section 6 ng RA 10175 na Cybercrime Prevention Act of 2012. So, dalawang kaso. So, dalawang kaso. So, ngayon, ang tanong ngayon dito, kung ano ba yung ipa-file kay General Macanas? Posibleng libel at saka cybercrime law or sedition cybercrime law. Pero sigurado merong cybercrime law. Sigurado na merong paglabag si merong paglabag or merong ikakaso kay General Manas sa cybercrime law kasi nga po pinasok niya sa internet. So kung sedition man ito or kung libel, wala pang atang balita, no? Ang sinabi lang po kasi kanina is violation of 154. Tingnan natin. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, ang kakapal ng mga mukha. So kanina pinakita ko na sa inyo kanina yung channel nga po ni General Manas na parang wala lang nangyari eh. So ngayon si Maharlika, ganun din. Ayan oh. Oh. So kahapon nagsalita si Digong pero nag-content pa siya ng pulboro nilalako ng 10 milyon. Hindi yan yung gusto namin makita, yung video buwakan ng yung video hitad. Ayan no, di ba parang wala lang nangyari eh. Di ba sinabi na nga ni Digong, alam ko si Digong sinto-sinturin eh. Hindi mo alam kung nagsasabi ng totoo o hindi. Pero ang punto dito mga kababayan, si Digong. Si Digong na mismo may sabi. So paano nyo ididibang si Digong? Kayong mga DDS kayo. Di ba? Ayun ang punto dito eh. So ngayon, sinabi na nga ni Digong na hindi totoo yung video na pinapakalat ng mga DDS. So itong si Maharlika, move on lang. Parang wala nangyari. Ayan o, pulboro, nilalako na 10 milyon. O tapos 300 million kay Glenn Chong. Tapos mamaya, pabiktim na sila. O kita nyo diba, kinasuhan na si pangalan ito, si General Manas, ngayon, pabiktim na ngayon, inaharas na daw. Gunggung, di ba? Ang tanong dito, manluloko kayo, nasaan yung video? Kayo nagkalat niya, nasaan yung video? And then mga kababayan, ayan yung kay Macanas, yung channel ni Macanas, yung channel ni Maharlika, tapos yung channel naman ni Sasrugando Sasot, ayan o, parang wala lang o. Parang nagagago lang o. O sabi ni for the mainland, Sasrugando Sapot. Sasrugando Sapot. Naparoon nyo ba yun? Sasrugando Sapot. Sabi dito o, dahil walang video, balik tayo sa MOOE. O diba? Parang wala lang eh. O meron nang nakasuhan. Pero para kay Sasrugando Sasot, parang wala lang. Oh, dahil daw po sa walang video, balik tayo sa hindi mo pera yan. Gago, di ba? Sanay na magsinungaling. Si Badong, hinihintay ko rin makasuhan. Natawa ko dito. Actually, hindi makakasuhan si Badong. Well, kung makakasuhan si Badong, malamang sa mental bagsak. Hindi, si Badong, tanga talaga yan. Hindi, seriously, tanga yan. Tanga talaga. Kulto yan eh. Kulto yan si Badong eh. Promoter ng kulto yan eh. Di ba? Wala naman po kasing kulungan para po sa mga taong kulang sa common sense. Wala eh. Wala. Kaya malabong makulong yan si Badong. Kasi kapag si Badong hinarap sa korte, sabihin lang ng judge, kawawa naman kapag pinakulong ko yan. Ganun. Order in the court, kawawa yan kapag pinakulong ko. Walang kulungan para sa tanga. Walang kulungan sa promoter ng kulto. Oh, di ba Diyos niya si Duterte. Meron tayong freedom of religion. Kaya malabo yan si Badong. Well, kasi si Badong naman kasi nagtatanga-tangahan lang.
Di ba? Pero yung mga iba kasi talagang destructive eh. Di ba? Destructive kasi yung iba eh. Oh. So ngayon, mga kababayan, ito, balikan lang ito natin. Oh. Takero, kamatch mo yung si Badong. Oh, sa boxing, oo. Pero, grabe naman, natawa. Siguro sa boxing, siguro pwede, no? Pero kung sa ano, kung sa common sense, use ko naman, nakaka-insulto naman sa akin. Akala ko, match mo sa common sense, eh. Nako. Kung match ko sa common sense, nakaka-insulto naman sa akin. Si Gagong Lipunan, tanga din yan. Kasama ko dati, ang DDS yan. Tapos ngayon, nagiging, si Bobong Lipunan, dating anti-Duterte yan. Dahil nga po, nung sumuporta po siya kay PBBM, wala nanonood sa kanya. So, ang dating anti-Duterte ngayon, nakiki-DDS na rin. Kala ko yung mga yan eh. Yun na yan. So, so nawala tuloy ako dahil kay Badong Visit. So, ito mga babayan. Ngayon, ang sabi ni SAS, balik daw po tayo sa MOOE. Hindi mo pera yan. At ang sinasabi nila dito, ang MOOE daw po ay pangungurakot. At itong MOOE daw po ay ginagamit daw po ng Kongreso para mangurakot. Sabi nila yan. Di ba? Alam nyo yan. Di ba? Sabi ng mga DDS yan. Kaya nga nauso yung hindi mo pera yan eh. Ito ba? Nakikita nyo ba kay Badong to? Yung ganito. Yung nagkocontent ako ng merong ebidensya at resibo. O ito, resibo ko. Ayan. O, may resibo tayo dito. So ngayon, ang punto ko dito mga kababayan, nagiging double standard ng mga DDS. Nagiging double standard po ang mga DDS. Kasi nga po mga ka-streetwise, kung ang MOOE ng Congress ay sangkot sa katiwalian at pangungurakot, well, siguro mas maganda, sitahin nyo rin po si Sara Duterte. Ayan o. Ito ha, galing ito sa GAA ni Sara Duterte noong 2023. Nakalagay dito ha, Office of the Vice President. Oh, at si Sara Duterte po, meron po siya, ayan o, MOOE. Extraordinary and miscellaneous expenses. Ito yon MOOE. Meron siyang, 500 million. Ayan o. Meron siya 500 million. Ayan o, linaw o. Oh. So ngayon mga kababayan, kung sinasabi ng mga DDS na nangungurakot ang mga congressman gamit ng MOOE, kaya nga hindi mo pera yan, sitahin nyo rin si Sara Duterte. Actually, si PBBM meron din. Si President Bongbong Marcos meron din. Sitahin nyo rin. Oh, congressman meron. Vice President meron. Si Sara. Mga senador meron. Meron din mga senador, di ba? Mga mayor meron din. So, sitahin nyo na lahat. Sitahin nyo na lahat. Napaka-unfair talaga nito. Napaka-double standard ninyo. Na isa lang talaga ibig sabihin nito eh. Di ba, hindi kayo nagiging... Anyway, hindi naging constructive yung criticism ninyo sa gobyerno. Kasi kung sisitahin ninyo yung MOOE ng Congress, pero lahat naman meron, especially si Sara Duterte, eh parang niloloko nyo naman yung sarili ninyo yan. Hindi nga, di ba? Yan na naman si MOOE, di ba? Di ba, binalik na naman nila sa MOOE. Sitahin nyo rin si Sara Duterte. Yan ang sinasabi ko sa inyo, eh. Tatanga-tanga na naman eh. Diba, ginagawa nyo ng tanga yung mga tao eh. O diba, ang sinasabi ko lang dito mga kababayan, obvious na niloloko ng mga DDS yung mga follower nila. At obvious, alam na mga DDS yan eh. Na pumapalpak yung mga vlogger nila eh. Na nakakahiya na yung mga vlogger nila eh. Yun nga lang, nagbubulag-bulagan ito mga follower nila kasi nga, para sa kanila, si Duterte pa rin yung pinakamagaling na presidente. Well, ako naniniwala naman ako na yung Congress, don't get me wrong ha, ako naniniwala naman ako na yung Congress is may anomalya dyan. Naniniwala ako. Hindi ko sinasabi na yung Kongreso ay malinis. Hindi. Ang tanga-tanga ko naman pag sinabi ko ang Congress ang linis. Hindi. Ang sinasabi ko lang dito, sana, kung meron man sanang ebidensya na matibay, dun po tayo maniwala at dun po natin sila tirahin. Eh sa ngayon po kasi talaga magagaling magtago eh. Magagaling magtago yung mga congressman natin. Well, ganun talaga. Di ba? Ganun eh. Pero yung ganito kasing klaseng mga paratang na MOOE, tapos lahat naman pala meron, at sinabi naman ng COA na na-audit yung MOOE, eh, kalokohan ito. Kalokohan nila yan.